Wish Bali, welcome back na naman po tayo sa aking YouTube channel. Yan mga kabawis. Bali ngayon, pag-usapan po natin kung mismong inahin na hindi nag-i-itlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan na please like and subscribe aking YouTube channel para huwag nyo kalimutan na pinitin ang notification bell para ma-update kayo sa aking YouTube video. Ito mga siya sobrang hindi po gaya nitong isang inahin ko po nagkaroon po ng overfeeding kaya hindi po siya mismo nag-itlog. Meron po siyang sapola dito mismo sa kanyang puson. Ang isip po niyan mga kabagwis, pagkabagal mismo ng pag-itlog o pag-i-stop na pag-itlog kasi iyan po yung mismong nakakasagabal po sa kanya. Kagaya po ng ating tandang. Ang tandang po mga kabagwis, hindi po yan mismo maganda sa kanya pag lalo pang may sapola kasi sa laban po mahihirapan po yan na makikipaglaban dahil meron po siyang sapola lalo po yan sa pagbibreeding natin paggamit po natin hindi po yan mismo magagamit natin kasi nga meron po siyang sapola. Yan mga kabagwis, bali kung gusto niyo po mismo mapadali o mawala yung kanyang sapola, ang gagawin niyo lang po mga kabagwis, hawakin niyo po yung isang pagkain. Huwag masyadong yung overfeeding. Kasi pag sobrang overfeeding ng ating mga alaga, nagkakaroon po yan ng sapola. Mas lalo hindi po natin magagamit yan at mas lalo nababay po yung pagpuproduce po ng itlog. Madali lang po yan mga kabagwis na mismong madali po natin mawala yung sapola. Kasi pwede po natin sa 10 araw, pwede po tayong magbawas ng kanilang pagkain. Yung tama lang po. Para sa ganun po, ma-reduce po natin siya at makabawas po ng kanyang timbang. Ang gagawin po natin, kung gusto nyo po mas madalian, talagang mabilis po siyang mawala po yung kanyang sapola, sa loob po ng 1 week, huwag nyo pong pakainin. Tubig lang po, pero hindi po yan mamatay mga kabagwis. O kaya, kahit mga 15 pieces lang po na pellet na ibigay niyo po sa kanya.
at least mapareduce niyo lang po yung kanyang timbang na pumayat. Alam niyo kambang wish lang ang problema kung ang inahin niyo ay pumayat. Kasi madali naman po mga kabagwis na magpataba ng ating inahin. Lalo na po yan mismo sa mga ating mga broadcast. Kung gusto niyo po siyang i-reduce, bawasan niyo po yung kanyang patuka, huwag po kayo mag-overfeeding. Kasi kagaya niya mga kabagwis, pag lalo pag nabibreeding po tayo sa breeding tank natin, at lalo po tayo sa mga bucket breeder po natin, na ang ginagamit po ay limber lang. Ibig sabihin po yung limber, maliit lang po yung espasyo. Bali, dalawang inahin, isang broke cup, kaya limitado lang po yung mismong galaw niya. Kaya indikasyon, pag tayo nagpapakain, mas lalong malaking chance na tumaba po yung ating inahin kasi maliit po yung espasyo. Wala pong pag-iikutan. Hindi ka gaya espasyo tsaka naka-freelance lang po siya. Mas maganda po kasi nakakatuka po siya ng damo, nakakapag-ikot po siya. Kaya yung po mga kabagwis, kung gusto niyo po na mapabilis po yung mismong pagwala ng sapola ng inyong inahin, sa loob po ng 2 weeks po, pwede po yan mga kabagwis. Basta't konti-konti lang pagkain. Pero kung gusto nyo naman mabilisan, yung sinasabi ko nga mga kabagwis, sa loob ng 1 week, huwag nyo pong pakainin. Pero kung nasa nyo po, kabagwis, hindi po yan mamamatay. Ayan po mga kabagwis. Bali sa mga hindi pa po naka-subscribe po sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe sa aking YouTube channel. Tsaka huwag nyo kalimutan pa rin pindutin yung notification bell para ma-update ko sa aking YouTube video. Ngayon mga kabagwis, maraming salamat sa mga mismong bumisita sa aking YouTube channel. At going 4,000 na po tayo ngayon. Bali, sana po mga kabagwis, next year po, may magandang resulta na. Sana po, mapabuti po natin itong mismong ating pag-share sa mga ating small time at bucket breeder po natin. Yung ating broadcast mga kababis. Bali, i-check po natin yung kanyang mismong sipit-sipitan. Bali, maganda naman po. Malambot. Bali, indikasyon mga kababis, hindi po siya nakakasapula. Kasi, nami-maintain po natin yung mismong kanyang pagbibigay ng magandang patuka. Kaya, maganda po. Malaki po yung kanyang katawan, magaan, at wala po sa kanyang sapula. Yan mga kabagwis, yung mismong isa pa ko pang sasabihin po sa inyo, lalo na po pag nasa gamit po natin ay mismong limber, lalo na yung mismong inahin po natin, nakalagay po doon sa limber, pati yung brokak natin. Unang-una mga kabagwis, wag po natin ibabad yung mismong brokak natin na ilang weeks doon mismo sa kanyang limber. Ang gawin po natin mga kabagwis, yung mismong mga inahin, nasa limber po siya, dalawa. Plus yung mismong brokak po natin, ang tatlo. Ang gawin po natin mga kabagwis, tanggalin natin yung brokak natin. Ilagay naman natin isa sa kabilang limber. Doon po natin siyang ipakain para matansya po natin yung mismong pagpapakain. Kasi pag binigay nyo po ng pagkain doon mismo sa limber, binibigay nyo, yung mga inahin, kain ang kain lang po yan, walang control. As mas lalo pong magiging malaking pong chance nagkakaroon po ng sapolo yung mga inahin. Kaya ang maganda po niyan, sa 1 week po, i-alternate po natin, tanggalin po natin yung mismo ating brokak, tapos maiiwan po ating inahin, antsahin nyo po yung pagbibigay ng mga pagkain sa ating inahin. Para sa ganun, hindi po magkakaroon ng sapola, hindi po magkakaroon ng overfeeding. Kasi pag once na magkakaroon po ng overfeeding, doon mismo sa pagpapakain natin, kasi maliit po yan mga kababis yung espasyo ng ating limber. Kasi sa mga small time bucket breeder, ayan po ang ginagamit natin. Kasi alam po natin mga kababis, wala naman po masyadong ang mga bucket breeder natin na masyadong nalagyan. Kaya nagbabase lang po mismo sa limber. Kaya ang gagawin po natin mga kababis, tanggalin natin yung brokak, ilagay natin sa isang limber, pakainin, at yung mga inahin naman, kontrolin natin mismo sa pagbibigay ng patuka. Para sa ganun, hindi po magkakaroon ng overfeeding at magkakaroon ng sapola. Kagaya po ng ating inahin na nag-stop po siya ng kanyang pag-iitlog kasi meron po siyang sapola. Mas lalo na po yung mga kabagwis yung ating mga brokak. Yan mga kabagwis, uulitin ko lang po. Para maiwasan po ang pagkakaroon ng mismong sapola, una, huwag po tayong mag-overfeeding. Pangalawa mga kabagwis, yung mismong pagbibigay natin ng pagkain,
tansyahin po natin. Tapos yung pangatlo naman mga kabagwis, lalo pag tayo mismo nasa gamit ang breathing pin, at mismo tatlo po ang nasa loob niya, dalawang inhale, isang broad cough, gawin po natin, i-alternate, tanggalin po natin yung mismong broad cough, pakainin po natin sa kabila na limber. Para sa ganun, yung dalawang inhale na natitira po mismo sa limber, magiging limitado po yung mismong pagkain niya. Hindi po mismong maging overfeeding. Para sa ganun, hindi po siya lalong tumaba. Kasi maliit lang po yung espasyo ng ating limber. Kaya para ma-maintain po natin yung kanyang sukat na hindi po magkakaroon ng sapola. Tsaka yung po mga kabagwis, ulitin ko po ulit, gusto niyo ma-reduce yung mismong inahin na hindi po siya mawala po yung kanyang sapola sa loob ng 2 weeks, bawasan nyo yung pagkain. Pangalawa po mga kabagwis, gusto nyo po mabilisan ang pagtanggal ng sapola, 1 week po, huwag nyo pakainin, tubig lang. Hindi po yan mamatay mga kabagwis. Bali, yun lang po mga kabagwis. Maraming salamat sa mga nag-like, subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang po, bali, gawin 4,000 na po tayo.